gawain sa pagtuto bilang 1. Pakinggan ang kwentong babasahin ng iyong kasama sa bahay. Sagutin ang mga tanong, isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Kahanga-hanga si Rita. Sabado noon. Umalis si Aling Maria at Mang Ben upang mumitas ng dalahita sa bukid. Naiwan sa bahay si Rita at ang kanyang tatlong kapatid. Tulong-tulong sila maglinis ng bahay. Oras na nang pangahalian. Hindi pa dumadating ang kanilang ama at ama't ina. Maya-maya namating na gutom ng kanilang bunsong kapatid. Hindi niya alam na kaniyang gagawin dahil wala pang lutong pagkain. Bigla niyang naalala ang ginagawang pagluluto ng kaniyang ina. Nagtakal siya ng dalawang datang na bigas sa kaldero. Hinugasan niya ito at nilagyan ng sapat ng tubig sa saka. At saka isinalang sa kalan. Nang kumulo na ang sinaing niya, sinaing ay isinapaw niya ang apat na itlog na kinuha sa pugad. Pagkaluto ng sinaing ay agad niya itong inihain sa kanyang mga kapatid kasama ang itlog at isinapaw. Ano po? Ang itlog na isinapaw masayang pinagsaluhan ng magkakapatid ang inandang pagkain ni Rita. Okay, mga tanong. Mga tanong. Number 1. Saan at kailan nang yari ang kwento? Okay, pakibasa muna lahat ng tanong ko. Number 2. Sino-sino ang umalis para mamitas ng dalang hita? Number 3. Ano ang ginagawa ng magkakapatid? Number 4. Bakit ginawa lang po? Ginawa ng magkakapatid. Number 4. Bakit nagpilitang magluto si Rita? Number 5. Paano nakakain si Rita at kaniyang mga kapatid? Okay, pakibasa po ng sagot na po. Number 1. Sabado sa bahay. Number 2. Aling Maria at Mang Ben. Number 3. Naglinis ng bahay. Number 4. Gutom na ang kapatid niya bunso. Number 5. Nagsaing si Rita at nagsapaw ng itlog.